Natin sa inyong lahat, mga kapatid. Ako ay nagagalak ngayong gabi sapagkat tayo muli sa inyong na pagkakataon na magkasama-sama sa ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos ngayong gabi. Sabi nga ni Kuya Julio, ito ang huling gabi ng 2011 dahil bukas ay 2012 na, no? Rather, bukas ng gabi. Pero kung may walang titingnan natin parang bukas yata yung ngayon gabi ang ano ang last o kung Bible ng ating pag-aaral. Okay, so ngayon gabi mga kapatid, ito ay ang ating pag-aaralan ay series po ito ng ating mga pag-aaral ng ating Great Controversy at nasa chapter 26 na po tayo. Ang ating topic ngayon gabi ay pinamagatan na the work of reform, ang mga nagawa ng pagbabago, pagre-reform, napakaganda ng paksa na ito mga kapatid. Kailangan ilagay natin lagi sa ating isipan na ang Sabbath reform ay nangangailangan ng courage, nangangailangan ng commitment at saka sacrifice upang isagawa natin ito. Pag wala pong lakas ng loob, pag wala tayong commitment at sakripisyo na gagawin, ay hindi natin magagawa ang tamang pagre-reforma sa araw ng Sabat. Maaring tayo po ay sa halip na lumago at sumulo, ay nanamang sabihin natin mas magiging parang second class na lang ang ating panumili ng Sabah. Kasi kapag po tayo ay laging nakababad sa isang sabihin natin, isang bagay, ay nagiging kumun na lang. Pagka wala tayong ginagawang reform o kaya pagsisikap na mas mapaumlan ito. Kaya upang maging magawa natin ang tinatawag na Sabbath reform, kailangan po natin ang lakas ng loob ng pagtatalaga at ng sakripisyo. Upang sa ganoon ay pangilin natin ng wasto ang banal na Sabbath na nakapagod. Mayroon po mga talat dito sa ating binabasa ng aklat na ang sabi po ng ating author na si Ellen White, ang mga nasa katotohanan ay malimit sila po yung mga napagkakamalang mga manggugulo. Sila yung mga napagkakamalang mga taliwas. Sabi dito, Elijah was declared to be a troubler in Israel. Si Jeremiah naman ay inakusahan din siya na traidor. Si Pablo ay polluter of the temple. So ito po ay mga halimbawa na kapag tayo po ay naninindigan sa katotohanan, lalo na po sa pangyayari ng Sabat, ay malinig na tayo po ay napagkakamalan na wala sa ayos, wala sa lugar. Pero mayroon pong binabanggit sa atin ang banal na sulatan upang ipanginin natin ng tama ang tinatawag na Sabat. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 8, talatang 16, ay ganito po ang binabanggit sa atin ng banal na sulatan. Sa bandang huling bahagi ng ating talatang ito, ng aklat ng Isaiah, chapter 8 ng aklat ng Isaiah, verse 16. Ang sabi dito, sa uling bahagi, bind up the destiny, sell the law among my disciples. Ang sabi dito sa Tagalog, ang sinasing ng kanyang mga kabayo ay narinig mula sa Dan. Isaiah, I'm sorry. Iba ang binabasa ko. Jeremiah. Isaiah chapter 8, verse 16. Ang sabi ko ganito,
Dalian mo ang patutuo, tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad. So, yung isa sa mga paraan, mga kapatid, upang maipangilin ng tama ang araw ng Sabat ay we have to serve the Lord. Atin pong tatakan ang kautusan. Bakit po tinawag na tatakan ang kautusan, mga kapatid? Alam po ninyo, ang sampung utos ay nariyan ang tinatawag na puso. Yung tinatawag na puso ng sampung utos. Walang iba kung hindi ang sapat. Bakit tinawag itong puso yung sapat? Sapagkat dito po sa araw ng sapat na ito ay narito yung tinatawag na selyo ng kautusan. Narito yung selyo. Ang isang selyo sa matandang sa history, sa panahon ng mga kaharian ng unang panahon, ay nagkukumpos ng tatlo. Number one, naroon ang pangalan doon sa selyo. Nandun din yung kanyang posisyon at nandun din ang kanyang tinatawag na dominion, yung kanyang nasasakupan. Sa Sabat, pag binasa po natin ang kautusan tungkol sa Sabat, pakinggan ninyo ang Exodus Kapitulo 23, talatang 8. Ito po ang sinasabi sa atin. Sa verse 8, ang sabi ay ganito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipanghilin. Bakit dapat ipanghilin? Sa verse 11, ito ang binabanggit. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng dalagon at nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Napansin ninyo yung tatlo na mga composition dito sa selyo na ito ng kautusan ng Diyos? Number one, nandito ang pangalan. Sa English ay for God, sapagkat nalikan ng Diyos o ng Panginoon. So, nandito ang kanyang pangalan. Ang pangalan niya ay Diyos. Ano naman ang kanyang title o title? Wala iba kundi Creator. Siya ay Creator. At ano naman ang kanyang nasasakupan? Wala iba kundi ang langit at lupa. So, nandito ang selyo ng Diyos. Ito yung puso ng sampung utos, mga kapatid. Kaya, upang may pangilin natin ang araw ng Sapa, mga kapatid, ay ilagay natin ito bilang pinakasilyo sa lahat ng ating mga pagsunod ng kautusan ng Diyos. Bakit tayo hindi pumapatay? Sapagkat may silyo, naroon kinikilala natin ng Diyos ang manlalalang at ayaw natin umuksan ng buhay. Bakit ayaw natin magdagaw? Sapagkat inutos ng Diyos. Nandoon sa Sabat, mga kapatid. Ito ang pinakasilyo na tinatawag na kautusan ng Diyos. Si Ellen White ay nagsabi na kung ang lahat ng tao lamang sana ay naniniwala sa Sabat, tungkol sa Ebanghelyo at sa doktrina ng Sabat, ay walang sino mang tao na atheist. Kung lahat ng tao sana ay naniniwala tungkol sa Sabat, ay walang tao na hindi naniniwala sa Diyos. Dapat lahat ng tao ay maniniwala sa Diyos kung ang lahat ng tao ay naniniwala tungkol sa doktrina ng Sabat. Pero dahilan na po sa maraming mga tao ngayon na hindi naniniwala sa araw ng Sabat, ay maraming mga tao ngayon na hindi naniniwala sa Diyos. Sapagkat dito po sa Sabat ito, ay dito po ipinakikita ang pagiging manlalala at yung tinatawag na kapangyarihan at gobyerno ng Diyos. Kaya dapat po, kung tayo ay mag-inig ng araw ng Sabat, gawin natin itong pinakasilyo. Ito ay tatak dapat natin. Bakit hindi tayo nagsisinumanin? Kasi naniniwala tayo na mayroong Diyos na kahit hindi alam ng ibang mga tao yung ating sinasabi, ay alam niya. Alam ng Diyos. Pinakasilyo ang Sabat, mga kapatid. Kumbaga, dito nag-re-report lahat ng kautusan ng Diyos. Meron ang isang author na ito yung nalimbawa sa isang
yung naglulutong ng pintuan na yan, ano bang tawag niya, Brother Sam? Oo, yung naglulutong ng pintuan na yan. Hindi. Itong ano, Bisagra. Parang pinag-bisagra ito, mga kapatid, ang sapa. Ito yung naglulutong ng inyong relasyon sa Diyos at ng iyong relasyon naman sa iyong kapwa. Ang araw ng sapa. Pag hindi mo pinaniwalaan ang araw ng sapa, mga kapatid, ay hindi mo matutupad ang buong kautusan. Sabi ni Santiago, kapag ka po ating labag o sinunod natin ang buong kautusan ngunit natitisok sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Kaya sabi ng Biblia, mga kapatid, dito sa aklat ng Hebreo, kapitulo 4, talatang 9b, ay ganito. Chapter 4, verse 9, aklat ng Hebreo, tungkol po sa sapat, ay sinabi na ito tungkol sa sapat, kung paano po ito itinira para sa bayan ng Diyos. Sabi dito sa chapter 4, verse 9, may itinira pa ng isang pamamahingang sapat ukol sa bayan ng Diyos. Nakakalungkot ngayon, mga kapatid, marami mga religion, nagpapakilala ng Kristiyano pa man din. Pero nagtuturo na ang sapat ay wala na o maging ang kautusan. Nakakatakot yung ganun, mga kapatid, sapagkat ang sabi ng Biblia, may natitira pa ng isang pamamahingang sapat ukol sa bayan ng Diyos. Bakit sinabi may natitira, mga kapatid? Sapagkat may mga sapat sa matandang tipan na ito'y tinatawag ng mga ceremonial sapats. At ito ang pinako sa cross. Pero natira, ito ang tinatawag ng pamamahingang sapat ukol sa bayan ng Diyos. Ang sabi naman ng iba ng mga nagtuturo ng mga pastor, napapakilala ng mga pastor, at mga mangangaral ng Biblia, ito daw binabanggit dito na sapat ay walang kinalaman yung ikapitong araw o yung Sabado. Eh, pag binasa po ninyo sa ibang translation ng Biblia, nakalimutan yung translation ng Biblia na yun, nakasulat doon, above yata, above the Bible, nakalagay doon yung word na natitirang sapat. Yung natitirang sabat dito ay seventh day rest. So ang ibig sabihin, ikapitong araw ito siya. Yung tinutukoy dito na natitirang sabat para sa bayan ng Diyos ay hindi unang araw ng Sanlinggo kundi seventh day rest. Ikapitong araw ng Sanlinggo. Ang katunayan, kung babasahin mo ang verse 10, mga kapatid, sa verse 10, ganito ang sinasabi, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpapahinga naman sa kanyang mga gawa gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. So, ibig sabihin, ang isang Kristiyano na naniniwala na mayroong Diyos na manlalalang at ang sabat ay tatak ito sa kanyang bayan, ay gagaya, sabi ng Biblia, gagaya tayo sa Diyos sa kanyang pagpapahinga. Eh, anong araw po ba ang Diyos nagpahinga? Kung papasahin po ninyo ang verse 4 ng aklat ng Hebreo, chapter 4, verse 4 ng aklat ng Hebreo, itong sinasabi, sapagkat sa isang dato ay sinabi niya ang ganito, tungkol sa ikapitong araw at nagpahinga ng ikapitong araw ng Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. Di ba malinaw, mga kapatid? Sa verse 10, sa verse 9 and 10, binabanggit na may natitirang pamamahing ng sabat ukol sa bayan ng Diyos. At sinasabi sa verse 10 na tayo ay pinagagaya sa Diyos sa kanyang pagpapahinga. Eh ano araw ang Diyos nagpahinga? Kung saan tayo pinagagaya at yun ang sabat. Pagdating sa verse 4, sinabi ng Biblia, sapagkat isang dako ay sinabi niyang ganito tungkol sa ikapitong araw at nagpahinga ng ikapitong araw ng Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. Di ba malinaw, mga kapatid? Na ang sabat dito ay walang iba kundi ang ikapitong araw na sa ating panahon ngayon, yun yung sabato. Ito ang tunay na araw ng panginip para sa bayan ng Diyos na sabi ng Biblia, ito ay natira. So the seal of God is found in the fourth commandment. Yung sinyo ng Diyos, mga kapatid, ay masusumpungan natin doon sa ika-apat na kautusan ng Diyos ng Sampu-Utos. Kaya napakahalaga itong sabat na ito. Lahat po ng reliyon ay pwede magsabing huwag kumatay, masama ang kumatay. Pwede rin magsabing masama ang mangalunya, masama ang magdakaw, masama ang magsinungaling, lahat ng siyam. Pero hindi lahat ng reliyon ay nagsasabing masama ang magtrabaho ng sabat. May mga options ng Seventh-day Adventist
at mga nagpapakilala ng Kristiyano, hindi mga Seventh-day Adventist, na nanginginig din ng Sabat. Pero alam po ninyo yung paano sila manginginig ng Sabat? From sunrise to sunrise. Mula sa pag-rise ng araw, pag-sikat ng araw, hanggang sa muling pag-sikat ng araw. And that is unbiblical. Hindi biblical yan. Sapagkat sa Biblia, mga kapatid, ang tamang paraan ng panginginig ng araw ng Sabat ay mula sa paglubog ng araw hanggang sa muling paglubog ng araw, sapagkat nagpapasimula ang unang araw o yung 24 hours kapag po lumubog na ang araw o paggabi. At sabi sa atin sa chapter 1 verse 5 ng aklat ng Genesis ay ganito, tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at tinawag niya ang kadiliman na gabi at nagkahapon, nagkaumaga ang unang araw. Di ba malinaw mga kapatid sa banal na kasulatan na yung punong liwanag ay tinawag ng araw at yung namang dilim tinawag naman niyang gabi. Eh, ano po ba ang unang umiral? Dilim o liwanag? Basahin natin ang verse 3. At sinabi ng Diyos, pagkaroon ng liwanag. Di ba malinaw mga kapatid na gabi muna sapagkat sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Hindi na sana sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag kung maliwanag na. Kaya ang unang part ng 24 hours ay dilim o gabi. Kaya ang tamang panginig ng araw ng Sabat ay from sunset to sunset. Mula sa paglubog ng araw hanggang sa muling paglubog ng araw. Seventh Day Adventist Church ang nakakapanginig ng tama ng araw ng Sabat. May mga report na ang kanilang panginig ng Sabat ay malidin. Hindi na sila, pinagbabawalan na sila magluto. Pinagbabawalan sila maligo. Mali po yan, wala sa Biblia mga kapatid. Tinungkol nila ang mga quotation ni Ellen White, mga kapatid, na binabit nga naman doon na huwag maligo, huwag magsaing. Pero alam po ba ninyo kung inyong pag-aaralan ang quotation na yun, meron ako sa bahay. Kung inyong pong pag-aaralan magluti mga kapatid, ay mapapansin ninyo na ang explanation niyo ni Ellen White tungkol po sa panginginig ng araw ng Sabat na huwag magluto at huwag magsaing ay may kinalaman sa paglalakbay ng bansang Israel patungong Kanaan na kung saan sa panahon ni Ellen White ang Australia ay ganun na ganun ang kalagayan. Kaya sabi ni Ellen White, huwag na kayong magluto, ni huwag kayong magsaing. Pero sa mga lugar na gaya dito sa Pilipinas na hindi angkop at hindi kapariho ang kalagayan natin nung naglalakbay ang Israel patungong Kanaan, ay pwede tayo magluto, mga kapatid. Papanisan natin mga pagkain niya pag hindi natin paglutuin natin ang biyernes pa lang. So, sana mas maganda yung kukulo ang tiyan mo dahil panis na ang kinain mo o yung mainit na pagkain. Sabi nga ni Ellen White, initin nga daw eh pag masyado ng malamig. Kaya naman sinabi ni Ellen White yun, kapatid, ganito yan eh. Kapag po sila ay magluto, halimbawa, araw ko sama sa Australia sa panahon yun, mga 1800s o 1800s, ay kailangan pa nilang mag-give ng napakalalim at kung sila naman maliligo, ay kailangan pa nilang initin ang kanilang pangliligo. Hindi kagaya ngayon, isang clip lang ng inyong mga kalan, may ako'y napakalan. So, sa ating panahon ngayon mga kapatid, hindi po yan pinagbabawan. Masyado nang nagiging fanatics ang ating mga kapatid nito. Nakakalungkot, ipag-pray po natin ang ating mga kapatid. Mayroon po akong nakausap na reform na ang kanyang pinaninindiganan ay yun nga, huwag magluto, huwag nang masain, huwag nang maligo, ng Sabado, at huwag nang kumain ng mga karani at ng mga laman. Masabi ko sa kanya, alam mo kapatid, kapag mapatunayan mo na yan ay biblika at makatwiran at yan ay tama ng interpretation, bilipan ako sa inyo. Kaya yung kaibigan nito, hanggang ngayon kaibigan ko rin naman sila, bagamat hindi kami nagkakasundo pero magkakaibigan, magka-close kami, eh, hindi po nila napatunayan niyo. At inisahin ko silang bumalik sana, pero alam mo rin yun, itong mga reform na ito ay karamihan po dito kapag nahikayat sa reform. Tandaan niyo mga kapatid, pag ang isang kapatid ay nahikayat sa reform, may galit yan sa CLC.
May galing yan sa misyon, may galing yan sa pastor. Bihirang-bihira diyan, kung mayroong 100 na mga tao, bihirang-bihira diyan, siguro 99 or 98% mga kapatid, puro galing yan sa CLC, galing sa pastor, galing sa elder, galing sa layman. Hindi po yan in good, ano, sa pagkikitungo sa mga ano. At ang kanila pong mga leader niya, mga kapatid, ay mga gustong maging leader ng iglesia na hindi napubahan. Diba, sa panahon po na meron kasi tayong tinatawag na pinaka parang eleksyon ng mga officer, pag hindi sila naibuto, alis na lang sa iglesia at kung ano nang pinagsasabi. Ang iba dyan ay may mga ginawa mga kapulastugan na kung akumukuhan sa iglesia. Mga nag-dispanso ng pera, mga kabuntis at iba pa. Mga kapatid, mayroon akong mga kilala doon sa pastalayin ng aking nanon ng mga ganun mga pastor. At ngayon ay nag-reform, nagtayo naman ng sarili, at katatakot pag binaratan ng 70 Adventist, hindi makatumira ang kanyang mga pinagsahan sa Diyo. So maling pamamaraan ng pangyili ng araw ng Sabah. Manatili na po tayo sa iglesia, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Ito ang iglesia na darating ng Panginoon. Ito ang iglesia na darating ng Panginoon sa langit. Tingnan niyo mga kapatid, kung ang mga report ay sila ang totoo, bakit hindi sila ang nag-aral ng libo-libo ang mga nababaptize? Tayo yun, sa Adventist, tayo po yun. Itong mga nagsinabas, walang ginawa lang kung hindi akusahan ang Seventh-day Adventist, papasok sa loob ng iglesia at guguluhin ang loob ng iglesia. Walang sabi nga ni Brother, ano, ni Brother Jerry, ipupot ko lang yung ganyan sinabi. Mga violence sa iglesia yan, makakapit yung mga sa laptop, sa computer. Hindi yung nakakatulong talaga mga kapatid. Kasi, ikaw ba naman, sisigla ka ba sa pananampalataya kung ang pastor mo ay binabanatan at sinisiraan? Sige nga kapatid, kung ang iyong elder ay binabanatan at sinisiraan, kung ang iglesia mo ay inaakusahang Babylon, sisigla ka ba kapatid? Ikaw ba ay gaganahan, mag-aral, tapos sasabihin sa iyo, ano mo, ang Seventh-day Adventist Church, Babylon yan. Hindi ka sisigla. So, kapag ganyan ay pumasok sa iglesia at nangaral mga kapatid, ay siguro maganda rin po ito mga kapatid. Alam po ninyo, noong una, noong wala pa mga reform na mga pumapasok sa iglesia noon, ay parang lax na ako masyado, parang wala na, hindi masyado nag-aaral ng Bible at hindi pinaalam yung mga sagot doon sa mga issue na gano'n. Pero kung may pumasok sa iglesia at mayroong dalawang pamilya na nahihikayat, eh, talaga naman, sabi ko, kung totoo itong mga reform, ito doon ako. Sasama ako sa kanila. Kasi yun ang totoo eh, mga kapatid. Pagka po ikaw ay naniniwala sa isang bagay, at alam mo na yun ay totoo, at hindi mo kinamuhay, ikaw ay isang hipokrito. Hipokrito ka ang tao. Kaya sabi ko sa kanila, kung sa inyong katotohanan, ako ay naikayan ninyo, matunayan natin, ay talaga naman sasama ako sa inyo. Pero mga kapatid, ito ang masasabi ko sa inyo. Yung po kanilang mga pinagsasabi, maraming bisis ko ng kapatunayan na mga kasinungalingan. Halimbawa, mga kapatid, itong pagsasabi nila na ang ating church, ang Seventh-day Adventist Church, ay member ng WCC, World Council of Churches. Kapatunayan ko po yan na paulit-ulit na yan ay kasinungalingan at walang katotohanan. Nagtuturo pa naman na dapat panggulin ng tama ang Sabat. Pero mga sinumaling, magsisinumaling talaga. Ako mismo mga kapatid, ay sincere ang nagsasabi sa inyo na patunayan ko po yan ng maraming bisis. Nagbasa po ako, nag-research po ako niya. Ang Seventh-day Adventist Church ay member ng WCC at mananatili tayong duwalay ng WCC sa pagkatili tayo ng pamakandar na kapangyarihan ng kapapahan. Wala kang ganun mga kapatid. So, the sin of God is found in the fourth commandment, which is the Sabbath. And we as His disciples, we are called upon to restore the self from the law by exalting the Sabbath as the Creator's memorial and the sign of His authority. Ito ngayon ang ating tungkulin bilang mga member ng Seventh-day Adventist Church. Tayo po ay inatasan ng ating Panginoong Jesus na ating pong itayunin
ating i-restore yung nasira, yung natumba, yung nawasak ng pangingili ng araw ng saka, ay ating po ibalik yun, yung silyo na yun doon sa kautusan, sa pamagitan ng pagbabandila at pagtataas ng Sabat bilang memorial ng ating manlalangang, sapagkat siyang manlalangang ng lahat ng bagay at isang sign ng kanyang otoridad. Kaya mga kapatid, ganun na lamang ang ating pagmamahal sa araw ng Sabat. Ito po ang ating pinaka-selo, ito po ang ating pinagkakakilanlan bilang mga Adventista. Ang araw ng Sabat ay napakamahalaga at ito nga po ay dapat natin ipamili ng araw ng Sabat. Sana po sa taong ito ng 2010 at 2012 ay wala nang mamamaliki sa sitna ng Biyernes. Gawin natin yan mga kapatid na pinaka commitment at parang New Year's Resolution. Yung bang pagdating ng araw ng pagsansit ng araw ng Biyernes ay pwede tayo sigaw ng mga katagal ng yes, Sabat na naman. Hindi yung pagsansit na ay parang gusto natin hinahin sa taas ang araw sapagkat gusto pa natin magtrabaho. Gawin po natin yan mga kapatid sapagkat ang araw ng Sabat, ito po yung araw na pinakabanal ng ating Panginoon. Ito ang araw na binigay sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga anak, mga kapatid. Marcos Kapitulo 2, talatang 17, ito ang sinasabi sa atin. Sinabi niya sa kanila, ginawa ang araw ng Sabat dahil sa tao at di ang tao ang dahil sa Sabat. So ang araw ng Sabat ay ginawa para sa atin, mga kapatid. Ito po ay para sa ating kabutihan. Pero ito kung hindi ngayon Sabat, eh siguro patapot-tapot na trabaho natin, nagmamadali tayo, pero pag araw ng Sabat tayo po ay nakapagpapahinga at nakakasiling natin ang ating Panginoong Diyos at ang lahat ng ating mga kapatid sa kanyang banal na sambahan. And number two, so number one, sentalo, ating dalo, ating pong siluhan, ang utusan. Itatak natin ito sa ating mga puso at namuhay tayo na may kabanalan habang tayo pinamimili ng araw ng Sabat. Number two, repair the breach. Yung pong mga nawasa ay ating pong i-repair. Ang sabi dito sa aklat ng Isaiah, chapter 58, verse 1 and 2, tapos 12 to 14. Ito po ang sinasabi sa atin sa chapter 58 ng aklat ng Isaiah, 58, talatang 1 at 2 muna. Ang sabi ay ganito, umiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilagas mo ang iyong pinig na parang paghakap at iyong pahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalansan at sa sambahayan niya po ang kanilang mga kasalanan. Gayunman, hinahanap nila ako araw-araw at kinalulugdan nilang maalaman ang aking mga daan na gaya ng bansa na gumagawang matuwid at hindi dumidimo ng alusuntunin ng kanilang Diyos. Hinihingahan nila ako ng mga palatuntunan ng kakmiran, sila ay nangalulugod na magsilapit sa Diyos. So dito mga kapatid, napapansin ninyo na ang mga lingkod ng Diyos ay mayroong atas o inatangan sila, binigyan sila ng assignment na sila po ay sabi sa atin dito, humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ang ibig sabihin dito mga kapatid ay magkaroon ka ng tinatawag na tungkulin at gawain na padalahanan ng mga kapatid na mayroong ginagawa hindi pagsunod sa pautusan o paglabag lalo na sa araw ng Sabat. Tingnan ninyo ang verse 12 at 14 ng chapter 58 pa rin. Ito ang sinasabi. At sila'y magiging iyo ay magtatayo ng mga dating silang dako. Sabi ng talata, at sila'y magiging mga iyo ay magtatayo ng mga dating sirang dako. Ano po ninyo, ang Saba ay sinira po ito ng kapapahan ng unang panahon. Ang kanilang ginawa noong 321 sa panahon ni Constantine ay nagkaroon siya ng tinatawag na civil law na ipinag-aatas na huwag na magtrabaho ng araw ng linggo
ibang mga Kristiyano naman ay pwede rin naman mag-init ng araw ng Sabat, pero nagiging dalawa lang ang kanilang pag-init, kumbaga. Hanggang sa bandang huli, noong mga 363, no? Sa Council ng Laodicea, ay inaprubahan nila, patay na si Constantine, inaprubahan po nila na ang araw ng Linggo ang magiging kapalit ng araw ng Sabado bilang banal na araw. At ito ngayon ang ginawa nilang pinaka-araw na pagsamba sa Diyos. Kaya, sinabi sa atin ng banal na kasulatan na sa propesiya ni Isaias na mayroong mga grupo ng mga tao na magbabangon o magtatayo ng mga dating silang dato. Ito po yung Seventh Day Adventist. Tayo po yun, mga kapatid. Ang ating tungkulin is to repair the bridge. Kasi sinira po ito ng kapapahan ng unang panahon. At ang mga nangyiri ng Sabat sa panahon yun ay inumpisahan nilang i-persecute. Pinapatay sila. Pag sila'y nahuli ay sila'y pinapatay, pinaparusahan. Sapagkat yun ay hindi lamang batas ng simbahan, yun din ay batas ng gobyerno. Kaya legal ang kanilang ginagawang pagpapapatay at pagpapakulong, pagpapahuli at pagbibigay ng mga parusa, punishment, doon sa mga taong lumalabag sa batas na yun. Pag sila'y nanginig ng araw ng Sabat, sila po ay talagang pinarusahan. At ito po ay nagpatuloy hanggang 1798. Gaano matagal yun, mga kapatid? Napakatagal na panahon na kung saan pinursikyo ang bayan ng Diyos sa kanilang pangyayiling ng araw ng Sabat. Kaya ngayon, mga kapatid, tayo bilang mga Adventist, makakalimit tayo ng mga pumukuntra at nakikipag-dibati sa atin tungkol sa araw ng Sabat na nagpapakilala naman din mga Kristiyano at mga pastor. Nakakalimit yung ganun, mga kapatid. Pero, tulad nga po ng ating sinabi kanina, kung nais natin na magkaroon ng Sabbath reform, kailangan natin ng tapang, kailangan natin ng commitment, at saka sakripisyo. Upang sa ganoon ay may panginin natin ang Sabbath na mayroong kabanalan sa harapan ng Diyos. So anong sabi sa atin? Silang magiging iyo ay magtatayo ng mga dating silang dako. Ikaw ay magbabangon ng mga patibayan ng maraming salit-salit lahi. At ikaw ay tatawagin ang tagapaghusay ng sira, ang tagapagsauli ng mga landas na matatahanan. Tayo po yun, Seventh Day Adventist. Sinira ang Sabat at ngayon isasauli natin, ibabalik natin, ilalagay natin siya sa tamang kalalagyan. Pero sa anong pamamaraan po magagawa natin yun? Pasahin natin ang verse 13. Ito po ang sinasabi sa atin. Kung iyong iuro ang iyong mga paa sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan, at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal at iyong pangaralan na hindi ka lalakad ng iyong sariling lakad, na hindi ka hanap ng iyong sariling kalayawan, na hindi ka magsasalita ng iyong mga sariling salita. So, pag-aral ng Sabat upang magbalik natin ang mga nasirang dako, upang magtayo natin yung mga natumba upang maisauli natin yung mga landas na matatahanan. Ang sabi sa atin, huwag kang gagawa ng iyong sariling gawa. So pag-araw ng Sabat, hindi na papasok sa school. Wala nang hanap buhay, hindi na magtatrabaho. Wala nang mga business transactions. Wala nang pagpunta sa mga mall. Sariling kalayuan po yun. Kung ikaw ay binata o dalaga, wala nang ligaw. Hindi na pwedeng mandigaw. Sariling salita yun eh. Kung ikaw ay businessman, ay wala nang mga business transactions. Pag-aaral ng Sabat, mga kapatid. Yan ay isa sa mga paraan kung saan ibabalik natin ang nasirang mga yung kautusan ng ating Panginoon kung ay mabangon yung katibayan ng maraming salit-saling lahi, mga kapatid. So, kailangan po natin ang tinatawag na reformation talaga.
Sa taong 2012, mga kapatid, pagkatandaan natin na marami talaga mga pagsubok at mga tinatawag sa mga kahirapan, mga pwede natin yung maranasan, mga pagsubok at mga tentasyon. Ang pagsubok ay susubukin ka talaga, mahirap. Pero yung temptation ay ikaw ay aakit eh. Sabihin sa iyo, kung trabaho ka lang ng araw ng Sabado, itatasok sweldo. Kung magtatrabaho ka ng araw ng Sabado, mas lalaki ang kita mo. Makakabili ka ng magandang bahay. Makakabili ka ng maayos na sasakyan. Magiging kilala ka sa lipunan. Magiging maganda ang buhay mo. Magtrabaho ka lang ng Sabado. Pero kailangan mo natin nabibigyan mga kapatid. Bago ako umupo, ay nasa-reserve sa inyo ang isang karanasan ng isang kapatid. Mayroong isang kapatid na siya po ay nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya bilang engineer, bilang isang engineer. At siya po ay nakipag-usap doon sa kanyang boss. Sabi niya, sir, ako po ay isang Adventist. Hindi po ako nagtatrabaho ng Sabado. Pwede po ba na ang araw ng Sabado po ay gawin mo pinaka araw na kung saan ako ay hindi magtatrabaho. At ang kanyang boss ay sabi niya, sana naman, sana kung ano, kikita ka pa sana pag Sabado. Pero sabi niya, hindi ba na sir? Kasi ako ay isang Adventist, hindi po ako nagtatrabaho araw ng Sabado. At ang ginawa po ng kanyang boss ay, o sige, pagbibigyan kita kasi ikaw naman ay Adventist. Natapos ang kanilang proyekto niyon, na ginagawa, ang sabi ng kanyang boss, tapos na ang ating proyekto, pero mayroon tayong proyekto ngayon na napakalaki. Napakaganda nito. Ang ating pag-uusap sa iyo ay magtrabaho ka ng Sabado. At kapag hindi ka nagtrabaho ng Sabado, hindi ka na pwede dito sa kumpanya. Sabi niya, sir, nag-usap na po tayo na ako po talaga ay hindi magtatrabaho ng araw ng Sabado. Kahit ano po ang mangyari, kahit na magutom ang aking pamilya, hindi ako magtatrabaho ng Sabado. Sapagkat ako'y naniniwala na ang araw ng Sabado ay banal na araw. Ito ay araw na binalan ng Diyos. Ito ang araw na kanyang binasbasan. Ito ang araw na kung saan siya nagpahinga. Kaya bilang lingkod ng Diyos, hindi po ako magtatrabaho ng Sabado. Nagaling sa kanyang boss, ang sabi sa kanya, kung hindi ka sasama sa amin, sinayang mo ang kalahati ng buhay. Pero sumagot ang ating kapatid ng marahan. Ang sabi niya, boss, pag ako din po ay sumama sa inyo, sinayang ko ang buong buhay. Mga kapatid, kaya po ba natin manindigan bilang paraan ng pag-reforma ng araw sa sama? Na kahit anumang mga tentasyon at mga pagsubok at mga tukso na maaaring maranasan natin, simula ngayon hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, ay makapanindigan tayo sa kanyang kautusan ito, sapagkat dito tayo sinusubok, mga kapatid, sa araw ng sama. Hindi tayo masyadong sinusubok sa pagpatay o sa huwag pumatay. Hindi masyado yun. Hindi tayo masyadong sinusubok doon sa huwag ka magsisinawaling. Pero dito sa anong sapa, mga kapatid, sinusubok po tayo sapagkat ito po ang ginagawa ng kaaway ngayon upang manunan tayo at ibangin natin ang ating mga kaisipan sa mga bagay na mga pansamantala kaysa doon sa mga bagay na pangwalang hanggan. Kapag ka po ating pinagbalik ang araw ng Sabat sa mga material na bagay, ay parang sinasabi natin hindi tayo kayang i-provide ng Diyos sa ating mga pangangailangan. Pero ang sabi ng ating Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you.